trabaho kami ni Mark, but first teleserye niya is was ano, Tubig at Langis. Okay. And then brother ko siya doon. Okay. Hindi ko siya nakilala. Pero after nung eksena na first eksena niya with me, hindi ko na naalala na nandun siya sa series. Abuti tumatak siya. Sorry for asking this, pero nag-trend talaga. Magtatanong ako tungkol sa isa bahay. Isa bahay. Ah, wait, sandali. Hindi ako ready dito. Huwag na. Huwag na lang natin pag-usapan yun. Hello mga listeners and welcome to Luis Listens. Isa na namang interview, isa na namang kulitan at ang guest natin ngayon isang matagal ko ng kaibigan. Actually, napakatagal. Hindi ko nga alam kung bakit kaibigan ko pa rin siya. Siguro pagkatapos ng interview, tapusin na rin natin pagkakaibigan natin. Huwag naman! We have Miss Christine Reyes! Ikasa mo dyan. Magugulat na lang kayo, ang tawag ko sa kanya ay Lags. Yun ang tawagan namin, yung Lags. Mamaya kasi magulat kayo, Lags, ganyan. Lags dahil nagkasama kami sa anong show dati? Eric. Anong show? Tingnan natin kung naalala mo. Once Upon a Time. Anong episode ng Once Upon a Time? Erika! Oh, syempre, ako alam ko. Salamin? Mali. Ano? Kokak. Kokak. Oo, kokak. Diba? Yung palaka. Ang sama ng feeling nung sarili mong show, ikaw yung binabastos. Di ba kasi kadalasan dapat yung guest yung kinukulit ko? Eto, wala pa akong tanong. Nabastos mo na ako. Kaya Lags, kasi ang lagkit na namin nun. Malagkit talaga. Oo, ang lagkit na. Mahinit, malamig. Welcome sa Luis Listens. Hello. Kaya ng unang-una kong tanong para sa'yo ay, nilalamig ka ba? Okay, pero okay na. At wala na ako ibang tanong. Nilalamig ka. Pwede ka mag-promote sa ibang mga vlog. Ilang ang tanong ko. Pero kung nilalamig ka dito, sa El Nido, hindi ka nilamig. You were there for 6 days ba? Tama? Nagkaroon ka ng mini-retreat. Okay, kwento mo ako tungkol doon. Buswanga. Buswanga, Buswanga. Okay. Kasi parang hindi ganun yung nakilala ko rin before. Kasi siyempre, I'm very happy for the new AA. Pero yung nakikilala ko ngayon, nakikita niyo lahat na very, very different from the younger, more immature, the rebel. So, okay, yun sa Buswanga. Kasi kailangan natin minsan na mag-retreat. Especially kapag masyado na tayong burnt out okay. Sa life and other things in life. So, yung retreat makes me grounded, practice self-awareness, and a lot of things na minsan na disregard mo, especially kapag busy ka or bombarded ka ng mga happenings in life. May sense na siyang kausap, no? May sense talaga ako kausap. yung for example, yung 6 days na yun, ano, may program ba yun? Did you follow something? Or yung 6 days na yun, you just took a step back, tapos pinaslow down mo lang ang buhay mo. Like, how is it, yung 6 days na yun? Well, first 2 days, getting to know each other, kasi there are other than guests, yes, and then getting to know the facilitators, para magkakakilan lang kami. And then, third, fourth is the ceremony. We did some rituals. Okay. Ginagawa pa thousands of years ago ng mga tribes. Okay. So, I won't go into detail. Yeah, yeah. Maraming reflection, maraming realizations, maraming self-discovery, and to other people, how I relate to other people as well. Ito na lang ko sa'yo. Sabi ko nga, na iba din kahit papaano yung nakilala kong Lags dati, di ba? So, ano yung naging trigger na nasabi mo na, okay, it's time to slow down and siguro find my inner peace or find myself? Siguro, it comes with ano rin, age. And career ko rin. I mean, for me, ang dami ko nang nagawa na teleserye, na movies, na I'm also a mom already. For me, I'm somehow fulfilled and whatever comes my way. Ikaw, usap ka. I'll accept it. Sorry na, Oscar. Dito lang ako titigil. Kasi kanina ka pa may kausap doon. Baka may nakikita kang hindi ko nakikita. Kinabahan ako. Sabi mo, madami-dami ka nang nagawang movie, madami-dami na ang teleserye. So far, looking back, favorite project na nagawa mo? Maria.
Maria. Actually, pinapanood ko yun sa Netflix. Palagi ba? Palagi. Palagi. Kasi yun ang pampatulog ng pamilya ko. Mas inuuna ko pa ang Maria kay Peanut kaysa ABC. Hindi, how was it doing, Maria? That's, once again, medyo offbeat yon para sa'yo dati, di ba? Nagkarambit ka pa doon. Oo. Iba siya sa lahat ng ginawa ko. And also, 7 Sundays. Ah, iba, iba. Kasi family naman yon. And untrue, kasi it's more like my kind of film talaga na gusto kong gawin. So, yung tatlong yon so far. Actually, babalikan ko lang yung Maria. Ang lupit nung fight scene mo sa palengke. Oh, wow. Yun yung... Okay, tama mo? Alam ko. Oo. Unang-unang araw pa lang. Yes. How was it doing something so physical na hindi masyado? Of course, madrama because of yung family aspect. Pero yung something na bakbakan talaga. Hindi ko in-expect na mag-enjoy ako, actually. Ganun ka pa sa poster. Oh, pero kasi it helps kapag in-sync kayo lahat ng mga katrabaho mo. Director, staff, cinematographer, parang lahat kayo, even actors, pag lahat kayo, same direction, same goal, ang sarap magtrabaho. Parang you work even harder. Diba? Parang mapapahiya ka sa sarili mo kapag hindi ka magtrabaho ng maayos. Okay, isa pang tanong ko sa'yo is si Aha kasi sobrang colorful ng buhay on-cam and off-cam, diba? Lahat naman. Pero so far, sa lahat ng napagdaanan mo as an artist, as a partner, as a mom, ano yung pinaka naging challenging point ng buhay mo? Na looking back, na parang now, looking back na wow, napagdaanan ko yun and I survived. Siguro yung childhood ko. Okay. Kasi dun talaga nag-revolve yung ano ko eh, yung inner wound ko in life. Hanggang sa showbiz career ko. That's why I'm so rebellious. If you don't mind me asking, hindi mo kailangan sagutin. Like, kahit an example lang na something sa childhood na dala mo. Kasi nung childhood days ko, mag-isa lang ako lagi sa bahay. So I'm super introverted. Okay. So nadala ko siya until adulthood na kapag nasa workspace ako, I don't wanna be bothered. Gusto ko mag-isa lang ako. Ayoko nang may mga other people na hindi ko kilala. So nahirapan talaga ako sa career ko na parang, syempre pag nasa showbiz ka or outside your comfort zone, kailangan mo makimingle and all. So nung childhood ko kasi, I'm super duper isolated. I don't know how to mingle with other people. Bakit ganun yung setup? Was it by choice o nagkakataon na naiiwan ka kasi sa bahay? I was neglected when I was a child. Super neglected. I carried it until adulthood. So, hindi ko alam na I was having traumas. So, you know, I resort to other external, unnecessary things in life like yung going out, partying, rock and roll. Yun pala yun. I was masking it all my life. The pain. Alam mo, kahit pa paano nung rock and roll days mo nakikilala na kita, di ba? So I'm so happy dun sa evolution now ni Lags. Kasi kahit pa paano yung evolution mo as a person, ramdam na ramdam din yan ni Amara. So kumbaga, all that goodness, all that positive, all those learnings, ay mapupunta din sa kanya. At isa pa na sana mapanood ni Amara because para sa akin, laugh trip naman. And it's part of who you are. Nagtitrending ka makailan. Yung isang nag-GMA ka, I think pinag-uusapan natin, yung extra challenge. Gusto ko doon yung gutom na gutom ka. My name is Christine. I'm pretty, right? I like you. Yo, he likes me, okay? He likes me. Ano ba yung nangyari doon? Nasa Boracay ba kayo? Extra challenge? Ginutom talaga kami. Hindi kami pinapaligo ng ilang days. Which, yun talaga yung challenge. So, nung gutom na kami, makakain lang daw kami kapag gumawa kami ng foreigner at pakainin kami ng foreigner na yun. So, may nakuha ko isang foreigner. Tapos yung foreigner na yun, pagkatapos ko siya tulungan, umalis. Parang hindi ako makakakain. Lahat ng kasama ko nakakain. So, siyempre, bata pa ako noon, medyo ang pangit pa nung mga sinasabi ko. Medyo mapansin. Looking back now, kasi kilala ka na na feisty. Very. Kumbaga, those were the rebellious days, yes. Pag kunwari, looking back na pag may press con kasi, dumog sa'yo ang mga reporters kasi nag-aantay sila ng mga tinatawag natin quotable quotes.
di ba? Whether it be about you, about your significant other nung time na yon. Looking back, ano masasabi mo dun sa aal or lags na yon? Irritable. So ngayon, gets mo na yung pinanggagalingan talaga kung bakit ka ganun nun? Yeah, kasi ano lang siguro, parang for me, I have to set a boundary na lang siguro. Kasi right now, I've learned how to do it eh, na hindi offensive. Before kasi parang if you offend me, balik lang. Ma-offend ka rin kasi how I react, diba? Parang right now, as you mature, parang you know how to deal with it na. Sometimes kasi hindi ka pa nasa-psych masyado in the business. Lalo na kunyari wala ka namang guidance. Like other celebrities, they have their moms, dads, or like... Yung support system na doon kagad. And dyan lagi sa kanila. I went in the business alone. Pucha, hirap nun. So I got a lot of traumas. Marami akong kinaharap na tao na parang offended me in a lot of ways and scarred me during the entire career. So sometimes I develop things na parang hindi ko alam bakit ko siya na-develop. So eto, ang pinakamaganda sa'yo is you have the gift of realization. At bihira yan sa mga tao. Napakadaling sabihin na I realize this, realize that. But there's so many people na hindi pa rin nakukuha yan. Mahabang proseso yun. Yes. Years yun. Anong gusto mong sabihin sa ngayon na kumbaga dumadaan sa mga challenge na ikaw nalampasan mo na? Babalikan ko lang. Let's say na not every day is a perfect day. Oh. Diba? So let's say you're having a very dark day. Ano yung gagawin mo? Para lang manumbalik yung... mindset mo. Kailangan ko mag-detach sa life muna. Like for example, I'll go on a retreat or somewhere by the nature. And then, kailangan pause. Do you go alone? O sinasama? Okay. I go with, sometimes with my dog, sometimes with Amara. Pero sometimes, ako lang mag-isa. I drive, go somewhere, and... Madrive to eh. Tapos I'll stay somewhere na quiet or somewhere na medyo hindi ako mababother ng kahit sino. No cell phones, I journal, I listen to music, I dance alone. Parang you can't buy happiness, so you have to find it on your own. So my happiness is being isolated and just reflecting. At isa sa mga happiness mo ay syempre ang usapang pag-ibig. Ninyo ni Marco. Okay, so paano muna nangyari lahat ng to kay Marco? I guess safe to say na no one saw it coming. Diba? Nagulat na lang. So parang nagsimula ang... Diba? Parang nagsimula ang kwento niyo ni Marco. Kasi nagkatrabaho kami ni Marco. First teleserye niya was Tubig at Langis. Okay. And then, brother ko siya doon. Okay. Hindi ko siya nakilala. Pero after nung eksena na first eksena niya with me, hindi ko na naalala na nandun siya sa series. Abuti tumatak siya. Kasi kung part of the one, nag-i-hype. Oo. Kakapanganak ko pa lang nun kay Amara. So, oo naman. So, troubled pa ako nun. So, yun lang yung recollection ko nung nakatrabaho ko si Marcus sa Tubig at Langis. And then after that, he was supportive with my endeavors. Like, pinuntahan niya yung premiere night ko ng Maria. But this was yung medyo may intention na ba nun? Or just supporting a friend? Supporting a friend. Okay, so alam mo na hindi pa to nagpaparamdam talaga. Parang little brother talaga. Okay. And then, I remember he invited me on his birthday before. May movie sila ni Ann noon after ng press con ata nila. I went. Because I felt na, parang kapatid ko na kasi pareho kaming viva. Okay. Diba? So... And then I remember, ABS-CBN Ball, kasama ko si Amara, kami dalawa, and then umakit na si Amara sa room, and then ako naiwan for a while. I was with Kim Jones and si Echo pa nun. And then, sabi na mo, tara na, akit na tayo sa ano natin, sa room natin. So I was gonna go up na, and then we bumped into each other, kami ni Marco. Sabi niya, hatid na kita. Uh-huh. Sabi ko, ha? Are you sure? Parang sa akin pa na ba? Oo. Gumunong ka pa sa kanya. At hindi nakita. Sabi ni Marco, ha? Kailangan mo kaya hatin. Parang kaya ko naman umakit sa room ko. May elevator doon. Ako parang, sige, baka gusto magpaka dyan. Marco ah. Style mo. So anyways. Okay, hinatid lang talaga niya ako. May mga ganun siya. So sinabi niya sa akin, parang planting seeds daw siya noon.
Malupit ka, Marco. Iba ang tirada mo, ha? Okay. Nagkatrabaho ulit kami, movie. So, kailan na kumbaga, yung seed na yun, inaalagaan na? Yung naramdaman mo na, okay, medyo extra effort na to. Lumipat siya sa Makati, ako sa Taguig. Lagi siya nag-iaya, mag-workout, ganyan. So ako naman, akala ko barkadahan lang yun. Kasi we were with Jake Cuenca pa nun. And then all of a sudden, si Jake napunta na sa Cebu kasi nagtitaping siya ng Iron Heart. So naiwan kami dalawa ni Marco. So instead of ma-workout yung physical, na-workout yung feelings. At yung age gap nyo ay? 15 years. Ano siya, musmos? Ano siya, nakachupon pa? Fire. Factor o hindi? Oo, nung una talaga. In what way? Kasi just for kami ni Jessie, 11 years. Iba naman kasi ang lalaki sa babae. Ang babae kasi, kayang mag-mature instantly. I don't know why. Okay. Kasi ang mga lalaki, ba't kayo ganyan? Ba't tayo nag-aaway? Nandito ka para mag-promote, ba't tayo nag-aaway? Tinatanong kita! Ba't tagay niyo mag-mature? Nasaan ba? Marco, mukhang para sa'yo yun, ha? Marco, sa'yo yun. Huwag mukhang kitamay dyan. Marco, i-text mo ito mamaya. Bahala ka na. Hindi naman. Yung difference kasi, parang feeling ko, makikita mo pa rin na merong levels of maturity differences. Best part about yung relationship ninyo? Pareho kami na maalaga sa pamilya. And nice. I would say fear of God. Yun, talaga may faith. Okay, dear beloved. Dearly beloved. Dearly beloved. Dearly beloved. Sorry, my fault. Ano yung bago sa Dearly Beloved? Anong aabangan namin na kwento dyan? Kasama mo isa pang napakagaling na artista, yes. Si Baron. How was it muna? First time yung magkasama ni Baron na kayong dalawa talaga? First movie, but second project together. Okay, so how was Dearly Beloved? What is it about muna? It's about a story about a blended family. Okay. Husband ko si Baron, and then we have kids from our previous partners. Okay. And then we have our own kid also. So blended family talaga siya, and the works ng ganong dynamics, kumbaga common siya sa ibang pamilya sa Pilipinas, diba? And hindi lang sa Pilipinas, but hindi pa masyado pinag-uusapan yung ganon. Oo. Parang medyo awkward pa pag-usapan. Kayo kasi iba din ang setup ninyo, diba? For your family, for your daughter. Iba din naman ang setup ni Baron compared to yours, di ba? May ba natutunan ba kayo sa Dearly Beloved? Kasi I'm sure you put a lot of yourself into the role. May mga nakakausap din kayo na ganun talaga ang setup. Is there something you learned from this project as a parent, as a partner, na may ganung klaseng setup? In real life kasi parang absorbed kasi sarili mo. Pero you will realize na the kids also, it's also their life na kailangan, you have to think about them also na how will it make them feel na parang kunyari I'm with the stepdad or stepkids, how do I relate to them and na hindi naman ma-left out yung isang bata. Grabe, no? So, yun yung dynamics na parang, alam mo yun, you have to be careful and alagaan. Eto tanong ko sa iyo, dahil I see on social media, obviously, babalikan ko lang, is how is Amara now? Si Amara, I'm very happy. Kanina kakausap ko siya. Sabi ko sa kanya, you're doing super good academically. She has a competition tomorrow, Philippine Cup for gymnastics. And then, she trains every other day. And in school, ang ganda ng grades niya. And she always pray. Alam mo yun, parang ako, wow, wala akong iisipin. Kasi naalala ko, nag-minute to minute ka pa dati, and she was there with us. Dala-dala mo siya, tapos parang ganun lang yata siya. And she was the sweetest baby sa akin. Well, not baby, sweetest kid sa akin. She was talking to me, napakabait. Yeah, so andun din ako sa school niya yesterday for art poetry, and kasi nakakausap ko yung mga teachers, and it's say the same, na sweet nga daw and all. It's a testament, di ba, na considering na ang dami mong ginagawa sa buhay, hindi mo nakakalimutan maging mabuting ina. I try, yes. Kapag walang work, talagang I have to be there for
Kaya naman, anong payo mo sa akin bilang isang girl dad? Ang payo ko sa'yo, oh my God, savor every moment. Kasi ang bilis nila lumaki. Ito yung cute stage. Yung baby pa sila, toddler. Kasi si Peanut is 1 year and 2 months kung hindi ako nagkakamali. Tinext ako ni Jessie na pag-uwi, magdo-doktor na raw siya. Ganong kabilis ang panahon. Oo. But I am very, very happy para sa'yo, Lags. It's the evolution, the betterment of Lags and Christine Reyes. So good luck sa inyo. Please invite everyone na panoorin ng Dearly Beloved. Yes, March 30 na po, Dearly Beloved with Baron Geisler, directed by Marla Anceta. So, Dearly Beloved for everyone, the whole family, friends, not kayo, March 30. And from a very special and sincere place in my heart, I'm very happy for you. Marami pong pagdadaanan, but at this point, sa kausap ko ngayon na si Lags, I'm very, very proud of you. Thank you very much. At maraming salamat sa panonood ng Luis Listens. Like, share, subscribe, lahat-lahat na. Mwah! Bye, guys! Sorry for asking this, pero nag-trend talaga. Magtatanong ako tungkol sa isa bahay. Isa bahay. Ha? Wait, sandali. Okay, ready. Huwag na lang natin pag-usapan yun. Hindi, yung sa bahay ko. Hindi, kasi may pinapagawa akong bahay. So, okay ba may gate? Tatanong ko nga, bahay ko naman. Wala ka namang inambag dun eh.